bago tayo mag-start, gusto ko lang i-shout out si Santia Sancha, Malikdem, and Antoinette. Miss Michelle, Trinoma na For Me na branch. Tapos, shout out din pala dun sa aking college friend na manager na siya ngayon ng Taco Bell, si Marjorie Bancoleta. So, thank you so much. And then, kay, ano naman, kay Kim Jean Alba. So, ayan, hello po, kasi in-approach na din ako kanina lang. Thank you so much sa laging panonood ng videos ko. Hi guys, Kim here and welcome back to my channel. So, ang gagawin natin video for today is ite-test out natin itong bago ni Vice Cosmetics na Duo Finish Foundation. So, ayan guys, ganito yung kanyang itsura. And as usual, yung kanyang packaging is color fuchsia pink or parang medyo dark pink yung kanyang kulay. At alam naman natin lahat na ito yung kanyang trademark na kulay pagdating sa Vice Cosmetics. Meron tayo dito yung PR box. Tapos, naglalaman to guys ng kompletong 8 na shades ng Duo Finish Foundation. So, ito siya guys, ayan. Meron tayo ditong 8 shades kasama to. Ayan. So, syempre, hindi ko naman sila magagamit lahat. So, magpapag-giveaway ako guys. So, stay tuned guys at the end of the video para malaman nyo yung aking mechanics dito sa giveaway na to. So, mag-start na tayo guys. Pero bago ang lahat, syempre, ipapakilala ko muna sa inyo yung mismong product. So, ito na lang muna guys. Ito na kasi yung nabuksan ko at ito na ngayon yung ginagamit ko. So, ito yung Vice Cosmetics Duo Finish Foundation. It's very matte nung kanyang finish and then nandito yung kiniklaim nung product. Meron siya ditong butas-butas na ganyan, ayan, para makahinga yung foam ng foundation. Tapos, yung kanyang mirror dito, as in, buong-buo. Hindi ko na siya mapapakita sa inyo kasi nagre-reflect siya. And then, ganito yung kanyang pinaka-itsura, guys, ayan. Tapos, guys, yung mafe-feel ko sa foundation, very smooth. Ang smooth niya, na-glide, ayan o. Is what I like about this new Duo Finish Foundation ng Vice Cosmetics is that it has a SPF and oil control formula and it is soft, buildable, and has a blurring effect. At isa pa sa pinakamaganda dito sa foundation na to, wala siyang camera flashback guys. Tapos ito ring foundation na to, pwede siyang gamitin ng brush or pwede mong gamitin yung foam na dry or pwede mo rin siyang basain guys para dun sa mas full coverage. At ito rin pala guys ay US dermatologist tested at meron siyang SPF 25. So meron siyang protection sa araw. Tapos ang maganda rin sa product na to guys, cruelty free na siya, paraben free at saka vegan. Meron ka dito guys na total of 7 grams. Presyong pangmasa lang kasi 245 pesos lang siya guys. Sobrang affordable niya for the price na 245 pesos. At ito na yung pinakamurang powder foundation na natry ko as in. Tapos meron pa silang 8 shades guys na perfect for all Filipina skin tone. So there you go guys at hindi ko na patatagalin pa itong video na to. And without further ado, let's get into the video. Hey guys, so i-update ko muna kayo dito kay Vice Duo Finish Foundation. Kasi kaninang umaga, ayan, naglagay na ako, galing ako sa work. And then ngayon, ang oras natin ay 12:11, ayan. So 4 hours na guys, itong Duo Foundation dito sa aking face. Hindi pa rin ako nagre-retouch. Nilapit ko na kayo para makita nyo. Ayan pa rin siya guys. Okay na okay pa din siya. And take note, hindi rin ako nag-foundation. Hindi ako nag-liquid foundation. Talagang, ayan lang yung nilagay ko sa face ko. Yung foundation lang talaga. Wala ko nilagay na primer or kahit ano sa face ko. Walang moisturizer. Kanina, ang nilagay ko na kagad is yung contour and then itong blush on. Kasi liquid naman at saka ano, contour stick yung nilagay ko. Kaya kahit walang foundation, na blend ko siya na maayos. And then, pinatungan ko siya guys nung Vice na powder foundation. At ito palang shade na nasa face ko ngayon. Ito yung ginamit ko. Tinesting ko lang naman guys. Ito yung shade na Chesa. Sa camera, okay siya. Talagang pantay na pantay siya sa face ko. Pero, kapag sa personal, tinignan ko siya sa personal. Ayan.
medyo parang yellow undertone siya sa akin. Na parang hindi ako sanay. Kasi sanay ako sa mga cool undertone na mga foundation. At dahil hindi ko na-film kanina yung pag-apply ko ng foundation, guys, ayan, uulitin ko ngayon yung application ko ng mismong foundation. Bago ko siya alisin, ayan, papakita ko muna siya sa inyo. Walang nag-crease dito, walang namuo. Ayan, natakpan niya yung eye bags ko. Bilib naman ako dito sa foundation na to kasi meron siyang coverage. Ayan, o diba? Walang namumuo. Wala pang retouch-retouch yan. O diba? So ngayon guys, uulitin ko siya. Tatanggalin ko tong foundation sa face ko ngayon. Tapos, ang itatry natin na shade is Pisay. Ito na, yung pinaka-ano ko talaga, shade ko. Yung Chesa kasi, tinesting ko lang naman siya. Hindi ko na lang tatanggalin yung aking mascara. Yung aking eye makeup, tsaka yung eyebrows ko kasi sayang naman, di ba? Kung tatanggalin ko. So, ayan, nakikita niyo na yung aking bare skin. O, di ba? Parang hindi naman magkalayo. Chesa talaga, okay lang siya sa shade ko. Pero dahil natatakot talaga ako na acidic ako, medyo nag-yellow undertone siya sa akin. Hindi siya nag-tone down. Hindi siya yung parang nag-oxidize. Pero nag-yellow undertone talaga siya sa akin. Pero hindi kasi ako sanay sa mga ganun. So, babalik ako mamaya guys. Tatapusin ko lang yung aking couture and then yung aking cheek tint. At meron akong contour dito and then yung aking cheek tint. So ayan, wala pa tayong foundation na nilagay. And bare skin talaga yan guys. Wala akong moisturizer, wala akong primer na nilagay. So, gagamitin na natin tong shade na Tisay. Susubukan ko muna siya na hindi wet yung sponge. Pero kanina kasi, nung ginamit ko siya na wet, hindi naman siya nag-cake. Alam mo yun, lalo na kapag wet yung sponge mo, lalong meron siyang coverage. At ayan ang itsura niya. Ito lang yung nilagyan ko, yung area na yan. Ayan. Mas okay talaga yung coverage niya. Sinum ko na kayo. Kapag basa, mas okay siya pag basa. Ayun o. Diba? Hanggang dito naman. Ayan. Tinatap-tap ko lang. Tsaka mas okay talaga sa akin yung shade na Tisay. Ang ganda ng finish niya. Grabe oh. Kahit ito na lang yung foundation na ginagamit ko everyday. Okay na. Kahit di na ako mag-liquid foundation. Tapos, hassle-free pa kasi wala lang. Parang igaganong-ganon mo lang siya sa mukha mo. O, diba? Nakita niyo ba yun, guys? Oh. Grabe ang coverage, di ba? Merong laban tong ano na to, powder foundation na to. So, ito na guys, yung pinaka foundation sa face ko and sobrang nagustuhan ko siya. As in, ayan o, sobrang medyo maputi siya sa camera pero sa personal kasi sakto lang siya. Ang ganda niya, kahit ito na lang yung suot ko araw-araw, hindi pa hassle para sa akin. At alam niyo yun guys, kapag mga on the go na girls dyan, ayan, talagang swak na swak sa inyo to. Okay na okay siya. Tapos yung aking blackheads, wala, hindi nakikita yung blackheads ko. Tatapusin ko muna yung aking makeup. So, mamaya ko na lang kayo i-update. Pero ang oras pala natin ngayon, 12:32. Ang oras natin ngayon, 12:32. Yung kanina na tinanggal ko, yun yung shade na Chesa. Update! So, ayan guys. Ang foundation. Dumang kami sa Vice. So, available na doon yung duo finish foundation nila. Hi guys, update dito sa ating duo finish foundation. Pero kahit nag-poise ka pala, hindi na mumuo, no? Nag-poise na ako, di ba? Oh. Pero wala pa din. Ano pa rin siya, flawless, no? Tapos meron pa rin foundation. Ang tawag dito? Yung dito ko? Sa mata? Oo. Hindi na mumuo sa ano mo? Sa may salamin, ayan o. Hindi siya na mumuo sa may salamin ko. Tapos mainit pa. Oo, mainit pa. Nag-tricycle pa kami. Nag-tricycle pa tayo. Oo. Diba? Tapos yung eye bags ko halata. Hindi man. O, di ba? Hindi halata. Tapos hindi siya yung nagkikris dito. Oo nga. Wala siyang line dito ng parang puti. Magamit na yan. Gagamitin mo? Gagamitin mo nga. Ito naman, parang laden. Ba, hindi siya namumuo dyan. So,
As of now, di ba? Okay pa rin. Okay pa. Okay pa din siya. So, matte na matte pa rin siya sa face ko. Kitang-kita niyo naman na okay pa din siya. So, ang time natin ngayon, 3:09. So, kanina nag-start tayo at 12. Anong time yun? 12:43 or 12:34? So, meron ng 2 hours tong aking foundation sa face. So, mamaya guys, update ko kayo ulit kung ano na yung nangyayari sa kanya. Hey guys, so update. Matte pa rin, di ba? Pero medyo dito nag-oily ako, no? Nag-oily pero hindi namubuo. Oh, pero hindi namubuo. Kasi okay pa rin siya. Dito naman siya ano nagbakas. Hindi naman. Di ba hindi? Hindi. Kahit yung sa mata ang galing. Oh, hindi nagbakas siya, guys. So, you know. Dito rin wala din namubuo dito sa may ilong kasi most of the time namubuo yung dito ko. Oras natin ngayon is 4:55. Last update dito kay Vice Duo Finish Foundation. Ang oras natin ay 7:12. Ayan guys, parang wala akong bakas na nakikita na nag-oily ako. Yung lip tint ko na wala na lahat-lahat, ayan, namuuna siya. Pero yung foundation, nandyan pa rin. Yung nakikita nyo dito, highlighter yan. Pag nalis ko yung aking salamin, ayan. Dito, ayan, medyo aminado ako na nag-oily ako dyan ng konti. Dito, sa may forehead ko, magbablot lang tayo. Ilang litro. Ayan. Magbablot lang ako sandali. Kung gaano kadami yung oil. So, ito siya guys, oh. Ayan, di ba? Ang konti lang. Kasi hindi pa nga nababasa yung, ano, yung blotting paper. Believe naman ako sa foundation na to kasi ayan, very matte pa rin talaga niya. So, dito lang ang problema ko, ayan. Pero, yung foundation overall dito sa face ko, okay siya guys. Kahit ito lang yung gamitin ko, okay na. So, ang pinaka masasabi ko dito sa foundation na to, ayan, okay siya sa akin, worth it siya sa akin. So, ang may rate ko sa kanya is 4.8/5. So, and overall guys, super duper duper okay siya. At ayun guys, nakita nyo yung application ko ng foundation at saka yung update ko na rin. Ngayon naman guys, punta tayo dun sa aking thoughts and honest review para dito sa foundation na to or dito sa Duo Finish Foundation ni Vice Cosmetics. Tapos, oo nga pala, bago tayo mag-start, disclaimer lang po, hindi ako sponsored ni Vice Cosmetics. Yung sasabihin ko lang talaga sa inyo guys, yun yung aking totoong na experience at saka totoong nakita dun sa mismong product. Kahit binigay lang to guys ni Vice Cosmetics sa akin, sasabihin ko pa rin sa inyo guys yung aking totoong opinion para dito sa product na to. And I'm so thankful and lucky na binigyan ako ng Vice Cosmetics ng kanilang PR box or ng kanilang complete shades. So ngayon guys, gusto ko rin mag-thank you sa inyo. At syempre kung ano yung meron ako, ayun guys, i-share ko din sa inyo. So merong dalawang lucky winner na mananalo dito sa aking giveaway guys. Yes, hindi lang isa, dalawa kayo na mananalo. So, yung mechanics ko guys, ilalagay ko dito sa aking description box below kasi baka mamaya abutin pa tayo ng sham-sham kapag dito ko sinabi yung aking mechanics. So, dito na lang guys sa aking description box below. At ngayon naman, pumunta na talaga tayo dun sa aking thoughts and honest review para dito kay Duo Finish Foundation. So, mag-start tayo dun sa kanyang consistency. Very smooth, very silky. Hindi siya yung sobrang powdery, pero may pagka-powdery pa rin siya. Tapos, for the pigmentation naman, or yung tinatawag natin na coverage ng foundation na to, okay ako sa kanyang coverage. Light to medium coverage siya, guys. Tignan natin, guys, kung merong scent. So, itong foundation na to, unscented siya. Kahit naman nung nilalagay ko siya sa face ko, wala akong naaamoy. Tapos, kung tatanungin nyo ko kung long-lasting siya or hindi, nakita nyo naman sa update ko, guys, kung gaano siya ka-long-lasting, di ba? Kaya sa pagka-long-lasting niya, guys, wala akong reklamo. Tapos alam niyo yung feeling na kahit nag-oily ka na, nandun pa rin yung foundation, naka-stick pa rin dun. Kasi diba sa mga ibang foundation, kapag nagpawis ka lang, alam mo yun, hindi mo naman siya nirarab. Parang nasasama siya dun sa oil ng face mo, kaya natatanggal siya. Pero ito, kahit napagpawisan ka, nandyan pa rin siya. And for the price naman, ₱245 lang guys. Ito na yung pinakamura na powder foundation na meron ako. Kung tatanungin nyo naman ako kung saan siya mabibili, available na siya guys sa selected Vice Cosmetics stores. Sa Trinoma, sa SM North EDSA, sa Robinsons Manila, Glorietta One, Market, SM Cebu, and Victory Plus. And if I'm not mistaken, available na rin siya guys sa Lazada.
Tapos ito ring powder na to, sobrang lightweight niya lang sa face, parang wala kang, alam mo yun, parang wala kang suot. Ito yung perfect na parang natural makeup look na hindi ka talaga nag-liquid foundation. Kasi, alam mo yun, kapag may liquid foundation ka, diba, parang halatang halata mo, parang feel na feel mo, ayun, yung term na yun, feel na feel mo siya. Pero dito, wala, sobrang airy ng feeling. Tapos dito rin, kahit basa man yung pagka-apply mo ng foundation, hindi siya sticky, hindi rin siya namumuo. So there you go guys, at yun yung aking thoughts and honest review para dito kay Vice Cosmetics Duo Finish Foundation. And don't forget guys na sumali sa aking giveaway kasi magpapag-giveaway ako ng Duo Finish Foundation. So huwag nyo kalimutan na i-check yung aking description box below. So thank you so much guys for watching this video and don't forget to click the subscribe button below and like this video. Meron din pala ako Instagram and Twitter guys. You can also follow me there para ayon. Let's be friends and thank you so much guys for watching. See you on my next one. Bye!